Guys, welcome to my channel. Today, we are on our way to Detail Lab Manila para magpa-detail nitong ating Montero Sport. At the same time, ipapa-ceramic coating na rin natin kasi marami na siyang mga swirl marks and marami na rin siyang watermarks dito sa kanyang body. So, tingnan natin kung matatanggal. 3 years na kasi itong si Montero. So, tinest natin yung water beading kasi naka-wax lang ako. Makita mo yung water beading, hindi ganung kaganda na. At gusto ko rin siyang ipa-paint correct kasi yung black talaga mahirap i-maintain eh. Tapos, tinest din natin yung water beading dito sa windshield. Hindi rin ganung kaganda yung water beading kasi hindi ko naman nilalagyan ng wax lang yan eh. Nililinisan ko lang yan. So, ngayon tag-ulan na gusto ko lagyan siya ng coating para hindi na ako masyadong gagamit ng aking wiper. Okay, samahan niyo ako at i-share ko sa inyo ang process ng ceramic coating para magkaroon kayo ng idea kung paano ito ginagawa. Today is Saturday, so pipikapin natin yung ating Montero Sports sa Detail Lab Manila. Iniwanan ko siya ng Wednesday and then sinabi sa akin ni Jacob na available na ngayong Saturday, so pwede nang pickupin. So pupuntahan natin ngayon para pickupin na yung ating Montero Sport. But before that, nagpapadala sa akin siya kung anong status, kung paano nila ginagawa. Ito yung mga pinadala niyang mga short videos. So ang sabi ni Jacob, kailangang linisin muna yung body at magkaroon ng paint correction bago mag-apply ng ceramic coating. Kasi kung hindi maganda yung preparation ng paint, pag naglagay ka ng ceramic coating, hindi rin maganda, magiging malabo siya. So kailangan maganda yung preparation. So pinakita niya sa akin yung process kung paano nila ginagawa. So kasama rin yung detailing nga pala nito nung interior, pati yung interior, yung mga upuan, kinukoating din nila, pati yung mugs at saka yung makina. So kasama yan dun sa package. By the way, ang kinuha ko itong platinum package, ito yung 45,000 pesos. Medyo naging busy kasi ako sa trabaho, I've been traveling around the country, so minsan hindi ko siya nalilinisan, na bilad sa araw, natuyo, especially tag-ulan, so nakakaroon ng rain marks, hindi ko na siya matanggal. So kailangan ng professional detailers. Mas maganda daw magpa-ceramic coating kung bago pa yung sasakyan. In my case, 3 years old na itong Montero ko, pero alaga ko naman siya sa wax nga lang. So this time, itatry ko naman yung ceramic coating. So titingnan natin kung maganda talaga siya. Kaya bumalik ako dito sa Detail Lab Manila kasi alam ko maganda yung service nila. Later, hanggang dulo, panoorin nyo, i-explain ni Jacob kung ano yung mga chemicals na ginamit, ano yung in-apply niya dito. By the way, kailangan nga pala magpapa-schedule kayo kasi marami siyang mga customers. So, kailangan ma-schedule para magkaroon kayo ng slot. Kasi hindi naman pwede yung walk-in lang. Yung location nga pala ng Detail Lab Manila is sa 111 Scout Lozano, Quezon City. Malapit siya dito sa Timog area. Okay, nandito na kami. Ito yung gate nila. Okay, pasok na tayo. Excited na ako makita yung outcome ng ginawa nila. Okay, first impression, iba talaga pag detailer ang gumawa. Napansin ko na lumabas yung deepness ng color ng black na hindi ko magawa using ordinary wax. And nawala yung mga swirl marks na nakakabother dati, especially kapag tinamaan siya ng direct sunlight. Yun ang kagandahan kapag na-paint correct ng maayos bago applyan ng ceramic coating. Nawala na rin yung mga contaminants
saka yung mga asphalt na nakadikit na dun sa pintura. Fun fact, pintura ni Montero, malakit. What do you mean malakit? Sticky paint. So, for sticky paint naman, for us lang, our findings, mabilis siyang kapitan talaga. Ng dumi? Dumi, alikabok. Kaya yung mga ganyan watermarks. So, kailangan talaga alaga sa washing, no? Alaga sa washing, plus kung nagpipaint correct, mas mabusisi talaga siya. Not necessarily yung daanan na natin, okay na siya, wala na yung swirl. Pero, pag tinignan mo mabuti, malabo. Okay. So, yun yung something na ayaw natin. Kasi yung labo na yan, pag hindi natin nakita, tapos pinatungan natin ng ceramic, it would stay there. So, yung kailangan matanggal yung labo? Kailangan matanggal natin din yung labo. Tinatawag natin mga hologram. Okay. Or yung mga cloudiness sa pintura. Mm-hmm. So, yun, we were able to remove those also. Kumbaga, we specialize in paint correction talaga. Mm-hmm. So, ganun pala, iba pala yung ano niya pagka nasa loob, no? Iba sir, actually, lalo na pag sunikat yung araw, ilabas natin yung car. Oo. Iba yung effect niya, iba yung shine din pala. Iba yung shine. Natural curation. Natural curation. So, kailangan hindi siya mabasa? Hindi, pwede sir. Pwede. Actually, I tell my clients, mas okay nga i-release yung umuulan. At least makita niyo yung effect ng bote. Oo. So, personally kami, kung naguhugas kami dito, we wash the car thoroughly. And then sa drying process, blower lang ginagamit namin. Ah, blower? Kasi with the use of blower, tanggal na yan lahat. Oo nga, no? Yung mga tubig-tubig. So we blower it first, blower the whole car. Pero syempre, meron at meron pa rin yan. Mga tulo-tulo, mga hindi matanggal ng blower. That's the time we wipe it down. Yeah. At least hindi tayo, let's say, tatlong beses na punas na punas. Sometimes, doon nag-create ang swirl marks. Di ba pagka nag-wash ka, di ba halimbawa, after 1 or 2 days, maalikabok na yan eh. Yes, usually. Usually. So, kailangan i-wash ng water muna. We don't have to wipe it. Don't wipe it. Kasi parang mag-ano siya. Yes. No? Like, parang ganun din yung concept. Mas okay na na ipunin na lang natin yung alikabok. So, isang hugas na lang. Nabugas na lang. Siyang may gamitin. Yan. Yeah, gamitin natin today. Pag-uwi ng bahay, medyo na alikabokan, pupunasan. Minsan doon yung alikabok na yan, may mga particles yan na hindi natin nakikita. Okay. Doon nagkakagasgas pag pinupunasan natin siya. Nang hindi natin na properly rinse yung kotse. Okay. So, yung pala talaga, we really have to rinse the car. Kaya yung iba, mali yung ginagawa ng iba, di ba? Pagka may alikabok, kukuha agad ng basahan. Oo, sir. Babasain, tapos ipupunas. Usually, mga ganyan clients namin, pag pinunas, nagkakagasgas. Clients. Kasi sa condo, hindi ka naman pwede magbasa. So, anong ginawa natin sa interior? So, we did the full interior detailing. So, part din siya ng package. Mm-hmm. Platinum. And all ceramic coating packages naman, we do interior na also. Mm-hmm. And then, we put leather coating. So, if tignan niyo yung leather, matte finish pa rin siya. Matte finish pa rin, no? Pero, yun nga, ayoko nga nung makintab eh. Opo. So, it's cured na also, even the sidings na leather, linagyan natin. Steering wheel, linagyan din natin. Shift knob, linagyan din natin ng leather coating. Okay. So, everything na leather trim inside the car, leather coated siya. Leather coated, no? Yes. And it's odorless, tsaka pwede siya sa mga asthmatic since odorless and safe naman siya. Yun nga ang ano dun eh, yung odorless, kasi sa lahat ng ayaw ko yung may amoy. Yung may amoy. Ano lang naman, pero pagkahugas natin, okay na yan. Mm. No? Tapos yung glass niyan, meron ding treatment, no? So, we put glass coating there. So, okay. Feedback ng clients namin after applying the glass coating sa kanila, they barely use the wipers na. Oo, dahil talagang ano, no? Very hydrophobic. Iba yung components din ni Gion in terms of the glass coating. Talagang hydrophobic siya. So, binalik lang namin yung plastic, sir. Yeah. And, sorry, medyo ano. This one, we remove and then we cleaned it also. Okay. So, if nakita mo yung plastic trims, medyo glossy siya. We put yung Gion prep naman. Yung parang before. So, iba yung sa plastic, iba yung sa leather, iba, no? Iba, sir. So, hindi siya pwede ipaghalo. Okay. So, if tignan nyo, medyo back to black siya. So, trim coating was also applied. And here, dito, no?
So this one. Iba niya, nakita ko nga yung ano eh. Nilinis mo din yung. Door jams natin, linis din natin. Even the rubber cables. Ito, pati ito, mga na rubber na to. And this one also. Linis natin. Itong trims na to. Then we put sealant also. Oh, okay. Para ma-avoid yung fadings. Oh, pati pala yan, kasama. Pero gumalaw na yung kotse, kaya medyo, siguro full tank eh. Oh, oh. Pero pati ito, linis namin. Okay. Linis na siya. Yun. So, yung attention to detail talaga. Yun ang importante, no? Tignan natin yung engine. So, first came in, medyo madumi. Wow, huh? So, now, dininis na rin natin. We put sealant, even the rubber trims ulit, up and down here. Mm-hmm. And again natin, even yung mga bolts na maliliit, dinigrind din. So, dito, anong ginagamit ninyo na, anong ginagamit nyo na chemical here? So, trim coating, sir. Trim coating ni leather, ni Geon. Mm-hmm. So, pwede rin siya ilagay dyan. And then, even the fuse box. Pag inanong mo yung mga case niya, brainwash down din natin. Mm-hmm. Yun, talagang malinis na, no? Nice. So, maitim na ulit. Okay. Compared before, medyo faded din. So, ngayon, back to black. Sure naman. So, ito yan. Ah, okay. The specification natin na what we use is the Geon Synchro Evo. Mm-hmm. And then, this is the date when we coated the car. Ah, may so, date siya. Yesterday. Okay. Then, today naman natin siya release. Pero binibilang namin sa certification is kung kailan natin siya kinoting. Para, let's say, wala pa naman nangyayari, pero let's say after a year, mapansin natin, hindi naman ako sumpo. We can, kailan natin siya kinoting. Okay. Then, we can apply, or we can recoat it for free. Mm-hmm. Or, the dashboard is also, ano, coated, yes, no? Yes, nalagay natin what we call the Geon Preserve naman. Mm-hmm. So, si Geon Preserve what is what we use sa mga plastic trims inside the car. Mm-hmm. So, yung mga dashboard, mga sidings na plastic, and sa glove box sa ilalim. So, pati yan, lahat nilagay natin ng Geon Preserve. Geon Preserve, ang tawag, no? Geon Preserve. Yan, so makita nyo to, yung leather niya, parang na siyang bago. Oh. Iba talaga pagka professional detailers, eh, no? Kami, as ordinary car owner, lagay lang kami ng lagay kung ano yung mabili namin sa shop. After 7 days, sakto, pwede na natin siya hugasan. Sir, you can bring it back to us if you want, if you have time. Aha. Uh-huh. Kami na maghugas, pwede rin naman. So usually I ask naman sa okay. Sims para ma-check din natin properly yung bidding kung lahat pantay-pantay or kung may mga naiwan or mga ano. So ayusin natin. Mm-hmm. So the first wash is still preferable kung sa amin siya ipasok. Free naman siya. Yeah. So, ikutan uli natin kung anong itsura niya. Kita nyo naman, pulidong-pulido yung pagkakagawa. Actually, compared nung sa nilabas ko siya sa kasa, mas maganda pa siya ngayon. Kasi nung nilabas ko siya sa kasa, marami siyang mga maliliit na swirl marks na. At meron na rin siyang maliliit na water spots dati. Kasi normal lang yon kasi nakatambak lang ito doon sa kanilang storage area hanggat hindi pa nabibili. Maganda rin na malaman nyo na paglabas mo sa kasa, meron na yung mga imperfections. Hindi mo lang din mapapansin ka agad kasi syempre excited ka, hindi mo rin naman talaga iisa-isahin yan eh. And sinabi din sa akin ni Jacob na mas maganda magpa-ceramic coating kung bago pa yung sasakyan mo. Kasi wala pa siyang masyadong contaminants. Stroke na up and down, usually that's the proper way. Pero madumi pa rin yung basahan mo, nadadaan yung parvel. Lalo na, honestly, for Japanese cars, medyo malinis ang pintura natin. Mm-hmm. Or, kumbaga, medyo malambot. So, easy siya din magasgasan ng your hand. So, watermarks,
some of it talaga parang naluto na sa loob. So, something na we cannot remove anymore. Okay, now, Jacob will explain kung ano yung mga ginamit na products at ano yung mga information about ceramic coating. Yun. So, it's as our guide of how we maintain our cars after the coating. It also explains to us yung different coatings na ginamit natin sa kotse natin. Okay. So, ito, into detail naman siya, how to wash and not to wash your car. Mm-hmm. Ayun, kung paano siya gamitin and kung ano yung effect ng coating niya. And how you care and drive the car. Ah, okay. So, damages, for example, mga natuluan ng tree saps or nataihan ng ibon yung kotse, paano natin siya tatanggalin, lahat siya nandito. Mm-hmm. So, lahat naman, or rim cleaning, paano really yung rim, yeah, everything's here naman. So, galing din yan sa supplier, no? Yes, so, from the Synchro box, every Synchro box, may kasama siya ganito. Mm-hmm. So, as we release our clients, their cars, we give everything naman what's inside the box. So, even this one, this is yung pinaka-authentication also. Okay. So, I'll give this to you na lang, sir, kung saan mo gusto i-dikit. Mm-hmm. This one lang, we stick it dun sa driver's side window. Mm-hmm. And then, Gion skin. So, if these two bottles are combined, we call it the Gion Synchro. So, which one ang unang in-apply? This one, sir. So, the Moss serves as your base coat. Okay. So, we apply 3 layers of this and 2 layers of this. So, for us, 5 layers is the most okay, kumbaga. Anything above that, pansin namin yung shine niya medyo naglalabok. Like, I tell my client, malagkit, mainit, tsaka blurred. Hindi naman siya glass effect after you put 10 layers na. So, for us, 3 to 5 layers is the most accurate number of layers to put on the paint. But before you apply this, dapat winash muna yung car, no? Yes, sir. So, before we apply this, we have to properly wash the car, de-grime the car, and paint correct the car. So, yun, tinatanggal natin yung mga soil marks, yung mga watermarks. Okay. Every imperfections ng paint na, let's see, kahit bagong labas sa casa, may mga watermarks, soil marks. So, yun yung mga kailangan natin tanggalin muna. Okay. So, like I tell my clients din, walang kwenta kahit anong mahal ng coating nyo nang hindi pinaint correct. So, paint correction is the most important step in the whole process of ceramic coating. So, without proper paint correction, the coating is kind of useless din. Oh, parang garbage in, no? Parang kung ano yung ano mo. Kung madumi yung preparation mo. Wala rin. So, without proper paint correction, the coating is useless. But if we properly paint correct the car, dun mo makikita yung full effect and full... kumbaga, yung sulit na binabayad nyo for the whole detailing process. One is the trim coating naman. So, si trim coating is what we apply sa mga, let's say, sa grill. Mga plastic parts ng kotse natin. So, let's say, yung grill natin, it's plastic, door pillars, yung iba-ibang mga mud guards, ganyan. So, we put the trim coating. So, if pansinin natin or if check nyo sa bahay yung mga kotse natin, yung mga trim plastic panels, yun yung mga una nagfe-fade. Yeah. Umulan, umaraw, namumuti siya. So, this one, it helps it. So, ito yun. Opo. So, binabalik niya yung pagka-black nung plastics. At the same time, kahit umulan, umaraw, it helps protect it. So, hindi siya basta-basta nagfe-fade off. So, that's the effect naman ni trim coating. So, sometimes we also use it sa yun, mga engine bays, sa mga plastic panels na makikita natin inside the engine bays. So, that is what we use also. Okay. Besides the dressing and the sealant that we use din. So, yan ang use naman ni trim coating. Okay, next. So, next natin is the leather shield. Okay. So, si leather shield is what we use naman for the leather trims inside the car. So, mga sidings, upuan, steering wheel, shift knobs.
So mm-hmm. lahat ng leather na makikita natin inside your car, ito ang nilalagay natin. Mm-hmm. So this serves as our coating. Mm-hmm. What's good about the Geon Leather Shield, odorless siya. And pinag-aralan siya na to be safe sa mga tao na, let's say, may hika, may mga asthma. So, ito yung nilalagay natin. Okay. Personally, dad ko, tsaka ako, medyo asthmatic. So, it's tried and tested na hindi ka magkakaroon ng any sort of problems after applying this. Kasi normally, yung mga leather na ganyan, di ba? Ang gamit natin yung Armor All. Yes. May ano siya, may amoy at saka makintab. Ito hindi siya makintab. So this one naman, pag in-apply natin, pag pumasok na, nag-absorb na siya sa leather natin, back to matte finish lang siya. Mm-hmm. So this one, same concept with these two bottles. So hydrophobic siya. So kunwari, natapon yung juice sa loob ng kotse, hindi mag-a-absorb siya. Hindi a-absorb ng leather mo yung pinaka natapunan dun sa kotse. Mm-hmm. So, yun, hydrophobic siya. So, this is my favorite. This is the glass coating ni Geon. So, these two combined, it's called the Geon View. Okay. So, si Geon View naman, it's the same concept pa rin with all the other coatings na hydrophobic siya. Mm-hmm. Pero this one, sa salamin natin nilalagay. Ah, salamin. Sa salamin, let's say, sa glass, windshield, sunroof, pwede rin natin siya ilagay. Mm-hmm. So, feedback ng clients with the Geon View, after namin daw in-apply, they don't use the wipers na. Bakit dalawa siya? Yung isa, iba yung kulay? So, before we apply, ito yung pinaka-coating niya. Ah, so, ito okay. Yung panlinis. Panlinis. So, this one naman, we have to clean it first. So, we have to do acid rain removal. And then, sabay natin to. Okay. After we do acid rain removal, pinapatungan natin to, nanilinis pa natin. So, we have to eliminate yung mga watermarks, mga residue na naiiwan sa salamin before we apply this. Ayun, okay. Ano naman yan? Panlinis. Ito yung panlinis. And then, ito naman yung applicators niya. Okay. So, may iba-iba pa pala siyang applicator, no? So, bawat box na linabas natin, kanya-kanyang applicator. So, hindi siya pwede yun. Yung iba kasi, kung ano yung ginagamit doon sa isa, naghahalo-halo na yung ano. Ayun po, kailangan at least kahit pa paano, lahat yan, separate applicators and separate yung ganito. Mm-hmm. Kasi iba-iba rin ang texture. So, meron mas smooth, ito medyo mas rough. So, depends on the surface. Okay. And then, yung final coating. Final coating is this one, yung skin. So, si skin yung pinaka-top coat natin. Kumbaga, sa pintura, ito yung clear coat. So, kahit i-measure natin yung car ulit, kung before it was 100 microns or until 110 microns, kahit nag-shed tayo ng konting clear coat during the paint correction process, if we measure it again, it's still gonna be 110 or even higher for some. Mm-hmm. Why? Kasi this one, parang siyang clear coat na rin eh. Matigas to eh. Mm-hmm. So, nakakadagdag siya ng extra layer of protection dun sa pinaka-clear coat. So, what we shed is what we add. Mm-hmm. Or sometimes even higher. In layman's terms, parang nail polish, no? Naglalagay ka ng nail protectant. Polish, protectant, no? Na clear, no? Yes, to cover the paint. Pero yung iba, di ba, nag-aano pa? Meron ka ng PPA, why do you have to put ceramic pa? Clients naman namin. Well, honestly, we have our own PPF. Geon has its own PPF. Ah, meron din. Meron din. So, ang maganda kay Geon is infused yung PPF niya with ceramic coating. Mm-hmm. So, you don't have to put another layer of ceramic coating sa taas ng PPF. Since si Geon, meron siyang PPF na infused na yung ceramic coating dun sa material. Okay. Yeah. Pero we still have clients na nagpa-PPF sa labas. Ngayon, syempre hindi hydrophobic, lalo na kung puti. Mabilis siya ma-stain since plastic yung pinag-uusapan natin na material dito. So, what we do is we still do the same procedure. So, we paint correct the car, we polish the car, and then we apply the ceramic coating. But here, this is here. What we do, we paint correct muna, we coat it, we put the PPF, wow. And then that's it. And that's expensive, no?
For that load naman po, how much will it cost? Let's say na lang for a Ranger Raptor, kasi yun yung madalas na ginagawa namin lately. Mm. That's 280,000. Wow. For the full car na. And kasama na doon yung pinaka-preparation stage. So before naman natin i-apply yung PPF, we still put the Geon Synchro underneath the PPF. Okay. Yeah, kasi ano na yun eh. Ceramic infused na siya. Parang nakabalot na siya, di ba? So, tinest din namin, talagang hydrophobic. Kung paano natin kinoting yung kotse mo using the Geon Synchro, after the PPF, ganun din yung beading ng tubig. It's the same beading. Okay, pauwi na kami. So after 3 days, natapos na yung procedure ng ceramic coating. Again, ang price nitong platinum package is 45,000 pesos, including coating ng engine, ng mags, saka yung detailing ng interior. At by the way, kung interesado kayo, ipakita nyo lang na subscriber ko kayo at bibigyan kayo ni Detail Lab Manila ng 10% discount. And then next week, babalik ulit ako dito sa Detail Lab Manila, ipapakarwas ko. Kasi sabi ni Jacob, mas maganda siya yung unang magkarwas kasi libre naman yon. So, once a week lang yung carwash. It is also a good opportunity for him to check din yung condition ng coating. So, tingnan naman natin yung itsura niya sa direct sunlight. Grabe ang laki ng improvement niya. Dati kasi kapag ka naka-expose siya sa sunlight, kitang-kita mo yung swirl marks saka yung mga watermarks. Mind you, kapag ka naka-ceramic coating ka, kailangan mo rin siyang i-maintain ng maayos. Kasi mayroong misconception na kapag naka-ceramic ka, papabayaan mo na lang yung car at okay na. Ang benefits ng ceramic coating is meron siyang additional protective layer. It effectively protect your car from minor scratches and the paint from fading. Since hydrophobic na yung body or panels, madali siyang linisin. Especially kung tag-ulan, hindi siya madaling magdumi. And before I forget, if magpapaceramic kayo dito sa Detail Lab Manila, ang kagandahan sa kanila, ang ginagamit nila ay Geon products. And Geon is one of the best coatings in the market today. Since they are known for their quality and durability ng kanilang mga products. Okay, hanggang dito na lang. I hope I have given you some basic information about ceramic coating na pwede nyong maging reference kung gusto nyong magpa-ceramic coating. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!